Diba? Filipino herbs or plants. Kinuha ang katas. Yung sustansya niya, hinalo sa natural vegetable drink. Isa-isahin natin yung limang gulay. Number one talaga natin. Sa Pilipinas, manugay ang pinakamasustansya. Pagtapat nga natin ito sa pinakamasustansyang gulay ng buong mundo, tumatapat siya doon. Ang tawag namin dito na miracle tree. Isang gulay na pwedeng makatulong sa 300 iba't ibang sakit. Kaya na nauuso yung MD dito sa Baita Brazil, yung mukhang doktor ka kahit hindi ka doktor. Eh kasi pag inaral mo talaga malunggay, pwede ka na palang makatulong 300 na mga sakit. Vitamin A. Sumikat ang carrots dahil sa vitamin A. Mas matindi ang vitamin A na laman ng malunggay. Ano ba yung nagagawa ng vitamin A? Pampalinaw ng mata, lining ng bituka, lining ng baga. So marami ng kondisyon nyo na pwede mag-improve. Vitamin B complex sa puso at ugat naman. Vitamin C. Ang orange, mataas sa vitamin C. Ang malunggay, 7 times more ang vitamin C niya sa orange. Ano nagagawa ng vitamin C? Antioxidant, anti-cancer, pang-boost ng immune system, pagpakinis pa ng balat. Kung meron kayo may kinanang sakit sa balat, pwede natin tulungan na maging healthy ang balat nila. A, B, and C pa lang yun. Okay lang ba? Isa-isahin ko lahat hanggang Z? 300 yan. Aabot tayo hanggang bukas o paatlong araw pa. Kaya tama rin ABC. Example lang yun. 3 vitamins lang pero ang dami na condition na pwede matulungan. Yes. Sa ospital, gamit-gamit ko ito sa mga nagre-recover ng operation. Imbis ka 1 week, 3 to 4 days, tuyo ka agad na sugat nila. Antibiotic pa siya at pampadagdag ng cancer nila. Kung sa basketball team, ang 5 power herbs o 5 gulay, yan yung ano natin, first 5, yung pinakamagagaling. At dun sa 5, ito ang pinaka-star player natin, most valuable na panlaban. Number 2 is dahon ng sili. Ang dahon ng sili naman, napakahusay niya magpaganda ng dami ng dugo. Blood circulation. So ipigil mo sa mga nagka-problema na sa puso, ganda ka pala ang ugat. Ma-stroke at pwedeng ma-stroke ulit, pa-recover mo ng mabilis, tapos iiwasan niya ang second or third stroke. Marami na akong natulungan sa first Vita Plus, stroke patient, ang bilis na recovery. So pwede rin ito sa mga may varicose vein, yung mga lumubulit ugat sa hita. Pag gumanda ulit yung daloy, pwede lumiit ulit yung ugat. Nakakatulong rin sa mga may rayuma, migraine, arthritis, dysmenorrhea, headache, iba't ibang klase ng pananakit ng katawan. At ito, energy booster, pampadagdag ng enerhiya, lalo na kung napapansin natin, medyo humihina. Kasi lahat tayo, common yan sa lahat ng tao, habang nagkakaedad, nababawasan ang energy. Ito ang padagdag natin. Dine-lecture ko nga ito sa mga active sa sports. Yung mga, ang trabaho nila kailangan magdamag, gising. Mga drivers, no, ng mga truck na talagang 24 hours minsan kung pumiyahe. Senior citizens na nagzuzumba o sumasayaw o kaya mga mag-asawa hanggang may nag-order pa sa akin pampagana doon nila sa gabi. Bonus na lang yun, ha? Kaya ang daming bata sa Pilipino, eh. Mga Pilipino bata. Okay, kinala niyo pa po sa saluyo? Ang saluyo, madulas, kaya yung iba, iniisip kagad negative eh. Yan yung mukhang laway. O kaya sipon. Eh talagang hindi ka gaganahan kainin yan pag ang iniisip mo laway. Ilan, yung mga bata, one choice. Ang dami na natin choices. Kung gusto mo, kape pa. Tsaka, paborito ko, dalandan. Yung iba naman, guyabano. Yung iba, pineapple. Okay lang. Lahat ito
ay may halong limang kulay. Yung iba, more pa eh. Tulad nito. Kaya pangalan nito, fruits and veggies, kasi 28 fruits and vegetables yan. So, lima, ito 28, ito lima. Basta ang common sa kanila, yung limang kulay, nakahalo. So, tignan natin kung makatakas pa kayo sa gulay. Kasi imposible naman na kahit isa dyan, wala kang magustuhan. Kaya pag nag-alok ka naman, kaya pala yung iba, lumana ka sa negosyo. Kasi pag alok nila, sigurado may magugustuhan yung kanilang kliyente. Mamimili na lang eh. So, ang tawag dito, the original na lumabas. Meron tayong juice or drink, tinawag gold. Pag nakita nyo yung nakalagay gold, ibig sabihin, mas marami siyang gulay na hinalo. Kaya ito, binibigay ko sa mga simpleng may sakit at kahit walang sakit na gusto mag-gulay. Pero lahat ng products natin, ilinawin ko, pwede sa walang sakit ha. Kasi gulay lang naman ito eh. Yung gamot ang bawal pag wala kang sakit. Hindi mo kailangan uminom ng gamot pag wala kang sakit eh. Pero ang gulay, huwag na huwag mong iiwasan. Kasi ang gulay, kahit wala kang sakit, yan ang nagbe-maintain ng health mo. So pwede sa sakit, pero simple ang nire-resetahan ko. Pwede rin sa walang sakit. Pag may maintenance, kung sabihin medyo moderate na yung sakit niya kasi kailangan niya uminom ng gamot araw-araw, yung gold ang binibigay ko. Tapos ang pinaka-concentrated, pinaka-healthy natin, pinaka-super sa gulay, yung platinum. Kung titignan nyo, drink rin yan. Pero kung yung isa malabdaw, eto malapot, kaya kailangan ng shaker eh. Kailangan mo talaga i-shake. Kasi talagang yung katas ng gulay, super concentrated, malapot siya. Ito yung binibigay ko sa mga stage 4 cancer. Tinanggihan na ng doktor. Yung mga malulubakang sakit ko. Kaya apat na ng ospital, naglipat-lipat, hindi pa rin nag-i-improve yung pasyente. May mga sakit pa rin na gano'n ha. Yung hindi matupoy pa rin ng doktor, pa rin problema. Ang dami ng test na ginawa. So, palubhag-palub ha, platinum. Pag may maintenance, usually gold. Pag yung mga simple sakit, yung original. Tapos hindi na lang tayo inumin. Lumabas pa yung ating products na panligo. Ligo pa lang, nagugulay ka na. O di ba nakakatuwa ang VitaPlus, kahit anong gawin mo, magugulay ka? Sabon, may malunggay. Shampoo, conditioner, kung nasa mong buhok mo, may kasamang gulay pa. Tapos nagpulbos ka, may gulay rin yan. Nagbubog ka ng mouthwash, ang good news, may gulay yan. Abangan niyo yung toothpaste pag lumabas. Pag lumabas yun, kahit pag toothbrush mo, may gulay na rin. Ang mouthwash and toothpaste, ginagamit niya yung under the tongue absorption. Kasi mahusay mag-absorb ang ilalim ng dila. So doon pumapasok yung gulay. Abangan niyo po, kasi every 6 months may bago tayong produkto. Filipino company, international na po tayo. Meron na tayong brand sa ibang bansa. Nakasama po ako sa delegate na pinadala ng First Bite of sa Brunei. So ang maganda dito, pasado tayo sa FDA ng ibang bansa, pasado rin tayo sa halal po nila. Tandaan niyo po, ang Brunei is a Muslim country. Importante sa kanila ang halal certificate. Pumasa ang produkto natin sa Brunei. Nakapag-open na rin tayo sa Barcelona, Spain. Kaya hindi mo na pwede pagdudahan ngayon ng First Bite of Plus eh. Kaya pala yung iba, nagko-commute sa bus, yung bit-bit nila ino-order pa. Kasi balita-balita na ngayon eh, ng First Bite of Plus. Kahit FDA ng US, tayo po ay nakaregister na. Nakapag-open na tayo, 2015. At going strong ang center na California. Doon tayo sa California, sa state ng US. Doon pumunta po ang First VitaPlus team doon, kasama po ako, nakausap ko ang mga medical doctors doon. Ang good news ngayon, nire-reseta na sa hospitals ang produkto natin sa Florida. California. May nakausap ako, may isang doctor from Florida, lumipad eh. Nag-attend ng talk. Natutuwas po kami na ang First VitaPlus ngayon, nakakatulong pa tayo sa pasyente sa ibang
kontinente. So, hindi po ako titigil, ha? Kung kayo sumali po dito, habang buhay niyo ako makakasama sa First Vital Plus. Bakit po ako bilib na bilib? Kasi to see is to bilib talaga eh. So, kaya nga request ko sa inyo, lalo na sa mga bago, paglabas niyo dito, try the product. Ginamit ko siya sa palibreng tulit. Ako po yung naka-green ha, hindi po ako ito nakahiga. Upa, nagtutuloy ako ng 9 years old. Kasama ko si Doc Harry, ENT doctor na taga Laguna. Andyan pa yung dating tricycle driver, si Fidel Perez na ngayon Hall of Fame awardee na. So, ganyan kami nag-umpisa dati. May papa, papakulo ng mga iba't-ibang programa para dumugin kami ng tapos. Kasi dati talaga, pag sinabi mong Vita Plus, ha? Ano yan? Ngayon, pag sinabi mong Vita Plus, ay oo, parang narinig ko, maganda. Kahit pa paano, may positive reaction eh. Dati wala. Eh, bago yung produkto eh. Kaya kailangan namin discount yan eh. Pag sinabi namin Vita Plus, walang pumupunta. Pag sinabi namin libreng tulit, binudumog kami. Mga tao. So, ginawa namin, magka-partner sila ko, bago tulihan ang mga anak nyo, makinig muna kayo ng First Vital Plus. Wala na sino magwala, wala sila eh. Di pinaniwalag lang, mabilis lang naman eh. After nun, lahat ng pinulihan, pinahinom na, dalandan. Dito nyo, 3 to 4 days, tuyo ka agad ang suga. O, imbis na yung dati, alam niyo mga tinutulihan, 1 week na kapalda. Ngayon hindi, 3 to 4 days, back to normal na. Alam niyo ang First Vital Plus? Magbabago talaga ito ng health eh. Kailan ba tinutulian ng mga bata? Summer, bakit? Walang pasok. Kasi walang pasok. Bakit? Gano'ng katagal ba? Kasi 1 week. Alam niyo dahil sa First Vital Plus, pwede na tulian ngayon ng mga bata weekend dahil 2-3 days tuyo na ang sugat. Mababago niya ang kaalaman natin tungkol sa health. So hindi na rin magiging uso na ang tuli summer lang. Basta't nagiging tuyo kagad ang sugat, kayang pumasok ulit ng bata. Ang magiging tulit season, every weekend pwede. Every long weekend, once a week. Kuha niyo po? Yes. Dahil sa produkto natin, mababago ang ating kalusugan. Yung mga nakasanayan natin, hindi ba yan? So, hindi na lang magiging pang-summer ang tulit, ha? Tandaan niyo po yan. Pag naging improve talaga ang health, pwede natin ito gawin weekend. Sa mga malulubha namang pasyente, ito gusto ko i-share. Si John Tarlo ay pinanganak 5 buwan. O, premature. Pero imposible yung mabuhay kasi 7 months ang cut-off namin. 5 months and 3 weeks, kinapitan pa na pneumonia. Inoxygen, naka-ICU, naka-incubator, naka-swero, nakatakip ang mata dahil may droplight dito. Ginawa na ng lahat ng mga pedya, naghihingalo pa rin si John Carlo. So, nagbigay na nga ng tanik ng mga doktor eh. Hindi siya nag-improve. Kaya anytime pwede nang mawala, 3 days, swerte na po, tumagal pa siya. Yung lola, hindi kumain na walang pagtasa. Tiniplahan ng First Vital Plus, pero hindi naman niya mapainom sa baso eh. Cotton ball ang ginamit. So, sinausaw yung bulak, tinagay sa bibig. Pinakita niya, iniinom ng baby yung Vita Plus. So, drop per drop, pinainom niya yung baby. Naging miracle. Si John Carlo ay pinalabas, buhay at healthy. So, siya ang pinakaunang 5 buwan na, na nakasurvive. Eh, na-channel 2 po ito eh. Naging malaking balita po ito. Na ito rin ang magbabago ng ating medical books. Kung sabi sa inyo ng pedya na 7 months lang ang pwede mabuhay, i-correct nyo yung pedya. Sabi nyo, Doc, mali ang libro na binasa ko. Kasi sa panahon ngayon, dahil sa First Vital Plus, meron na as premature as 5 months, 3 weeks na mabuhay pag pinalakas mo yung katawan ng bata. So ito po, isang miracle. So, dati, naghihingalo, bigla naging stable, tapos nag-improve pa. Kaya nung pinalabas ko, naging kaibigan ko po siya.
6 years old, nagpa-picture ako kay John Carlo. Nag-aaral na po siya yan. At ang latest picture ko, 9 years old na. Ayan yung baby. Hindi ka talaga magsisisi sa first fight of task. Ito ang mga rason kung bakit ako po ay hindi na po titigil. Si Victoria din naman ay mid-40s na napansin niya lumalabo yung kanyang mata. Eh nagpa-check up, eh pinatigil niya sa opte. Ang bad news normal, ang mata niya. O bakit po bad news? Ang isang tao, pag nagugulat at normal ang mata, sa utak ang problema. Kaya bad news po yun. Hindi ka pwedeng magulat ng normal ang mata kung may problema. Pero kadalasan sa utak na. So nagpa-MRI siya, totoo. Meron siyang malaki pala tumor sa utak niya. Kaya pala normal ang mata, pero nagugulat siya. MRI result. December 2016, kitang-kita, well-defined, pati ang size. 1.2, 2.5, 1.6 centimeter, mas yan. O yung pala ang reason kung bakit nabubulag siya. May malaking bukol o tumor sa gitna ng utak. Kaya sabi ng doktor sa kanya, hindi ito na ang utak na bukol, hindi nawawala, kailangan opera. At kailangan opera agad para hindi permanente ang magiging pagkabulag mo. 800,000 to 1 million ang hinihingi. Kaya hindi nagpa-opera yung pasyente. 2017, January, nilaunch yung ating platinum. Ito yung katry. Nag-design siya, tinry niya yung platinum na pineapple. February naging available eh. So February, March, April, May, June, July. 6 months siya uminom, saka siya nagpa-MRI ulit. Ito noong July 2017, MRI niya. Totally, nawala ang kanyang bukol sa utak. Walang katika. Gusto niyo ng matibay na ebidensya? Ito ang isa sa pinakamatibay na ebidensya. Kasi same machine, same MRI hospital, Manila doctors. Same doctor rin ang nagbasa. Kaya nga nagulat yung doctor eh. Ano nangyari? Dati ang laki ng bukol mo, ngayon, kahit konti, walang natin sa bukol. So, wala namang ginawa eh. No intervention dan. Walang opera. Walang gamot na binigay. First, bite a plus platinum pineapple na ang inyong doctor. Yung last na pasyente gusto ko i-share sa inyo, taga Mindanao, si Hazel Shin. Siya naman, sa hirap ng buhay, hindi kumakain araw-araw. O tipid na tipid ang pagkain. Kaya lumaki, malnourished. Butot balat eh. Sa hina ng katawan, yung sugat niya lumalat. Nagkasugat siya sa hina na maliit lang daw dati. E na-infect. Nagkanana. Lumaki ng lumaki, kinain kalahati ng kanyang kita. Ayan, labas pa nga yung buto eh. Yun yun. Ito, ilang hospital na. Nakaswero na nga, matatapang na antibiotic. Hindi gumagaling yung pasyente. Narinig ang first Vitaplus, sinabay yung iniinom ng gamot sa pag-inom ng first Vitaplus. Nung sinabay niya, unang buwan pa lang, nagkaroon ng malaking improvement. Nagkaraman na. Second month, nagka-peklat na. Sa sites. Pangatlo, panglima, pangapat, panglimang buwan. Totally, natuyo ang kanyang suga. Ito, completely scar tissue na lang to, ha. Ito, kutkutin mo ba ito? Dudugo ba yan, eh? Ito rin, nung fourth month, itong maliit na area na to, pag kinutkut mo, dudugo pa rin yan. Pero ito, totally scar tissue na yan. Hindi na yung dudugo ulit. Yung picture niya dito,